yan ka mga inaanak sa isa na namang question and answer. Alam ko medyo matagal na tayong hindi nagko-question and answer. So eto, magko-question and answer na tayo. Kasi usually meron to per quarter, di ba? Pero, ewan ko, baka na busy lang talaga kami kaya hindi kami nakagawa. Usually may year end at year opener pero hindi na namin nagawa. So eto pare, eto ang una nating question and answer this 2024. Nag-post kami ng ilagay mo nga dito, Jay, yung post sa Facebook. Tapos yun, tanong lang kami and yung mga sa mga nag-comment doon, sasagutin namin yung mga ilang tanong na mapipili ni Alvin. So kung hindi namin nasagot yung tanong nyo, hindi po siya pinili ni Alvin. Kasalanan po ni Alvin yun. Simulan na agad natin hanggat mairit-irit pa. Alvin, ano ang ating unang tanong at kanino galing yan? Salamat po, kapatid na Ryan. Uh-huh. Ang tanong po natin ay galing kay J.H. In. Top fan po siya, may diamond po. Oh, may diamond, may diamond. Ninong Ray, hindi ka ba nahihirapan sa mga iba mong vlog? Lalo na yung mga 3-ways videos mo at sa mga 1-hour video mo kasi hindi biro, it is not a joke. It's not a joke. Yung mga ginagawa mo, Ninong, sana mapansin Blackheart. Sinabi niya yung ano? Sinabi niya yung it is not a joke? Sabi akala ko sinabi niya yun eh. Hindi biro. Sinabi niya yung black heart. Translate ko lang. Oy, emoji yun. Para makonvey natin yung emoji. Okay, black okay. Heart. Mahirap. Kung sa mahirap, pare. At hindi lang para sa akin mahirap. Mahirap para sa buong team. Kasi buong araw talaga sinushoot yan. Si Amidi, si George. Biro mo, dalawang tao pa yung taga-pamalengke minsan, di ba? Kasi medyo marami talagang binibili. Ang hindi siguro nako-communicate. Hindi ka nakawa kay Ian. Hindi. Hindi. Sa akin, hindi ka naawa. Hindi branded eh. Ano collective effort to ng buong team, hindi lang ng yours truly, Ninong Ray. Hindi, sinakta mo na yung damdamin namin. Eh, di magsasorry na lang ako. Ganoon naman ang mundo eh, di ba? Ganito kasi yan. Ang hindi siguro masyado na ako communicate sa vlog, na minsan, pa nagpapabili ako kalaami din ng mga alam ko nang gagamitin ko. Nagpapasobra kami ng konti, di ba? Minsan, sobra ingredient. Kasi parang gusto namin ng room for spontaneity. Alam mo yon, para minsan kapag naisip na posibleng gawin to, maisingit yung ganyan, 'di ba? Gagawin namin yon. Hindi lang naman to yung pagko-content namin, gagawa kami ng script, outline sa arte kami sa camera. Hindi ganoon. So medyo mahirap talaga kasi ang baon lang talaga namin yung kung ano yung 3 ways na gusto naming gawin. And hindi pa kasama diyan yung bagong series natin, yung ruleta series yon, medyo mahirap yon, yung ruleta series. Milo Fortune na nga pala, i-address namin yan susunod na vlog, napapalitan na po namin yung Milo Fortune kasi may nag-comment po doon ng magandang title nga. Tama. Maraming salamat. Kasi yung unang title panlalait eh. Milo Fortune daw. Hindi man nakaisip. Si Ian ata eh. Nanggigigil nga ako buti na lang mature ako. Anyway, mahirap siya pero kasi hindi pwedeng dahil mahirap hindi mo nagagawin. Hindi 'yun. Actually, yung sa nakaraang vlog namin, pinilit namin yung sarili naming mahirapan sa paglelechon kahit hindi kami marunong. Diba sinabi ko, ay medyo na pwersa kami maglechon and that's a good thing. Kasi kung ako mismo, kung tatanungin mo, gusto ba maglechon? Ayoko. Pero minsan, kailangan mo lang ding gulatin at ibully yung sarili mo. Hindi, gawin mo na. Gawin mo na. Mahirap yan. Pero matututo ka dyan and it makes for good content, di ba? Mahirap siya kasi ang haba namin sinushoot yun. Siguro kapag 3 ways, tapos medyo madugo, ipagpalagay natin na nasa ano yan. Nasa minimum 6 hours. Yung rolling ng camera, hindi pa kasama dun yung pamimili nila Amidi, yung transferring of files as papasa kay Jerome. Hindi, yung shooting lang talaga, 6 hours yun. Tapos minsan, nagto 2 days pa yan. Diba? Depende talaga. So, mahirap siya, pero kasi, hindi na kami pwedeng bumalik sa dating, ano, na parang paisa-isa lang. Kasi, dito na nasana yung mga inaanak sa gantong format eh. Sa 3-way, sa exploratory, enjoy, hindi yung straightforward na, eto gagawin natin, tapos eto, lutuin na natin. Hindi ganun eh. Kumbaga, kapag ano yan eh, kapag parang, paano ko ba explain to? Parang pag-aambag sa bahay yan, pre. Kapag nag-aambag ka na nang sabihin natin 10,000 per month, hindi na bababa. Yung tataas na lang ng tataas yan. Hindi na magiging 8 million, magiging 5 million. Ay, bakit 8 million na lang yung bilay? Yun! Diba? Totoo yun. So, nagsimula na kami dito, paninindigan na namin to. Tataas na lang ng tataas from there, diba? And yung isang oras na vlog, sa totoo lang, medyo madugo siya. Pag nalalaman nga ng iba, kunyari yung mga nakakausap natin, brands and agencies, na isang oras yung mga vlog, parang nagugulat sila. Ang dami nagulat, diba? Na bakit isang oras? Pero kasi, ang amin, dyan na kami komportable. Sa mahaba na kami komportable. Ay, talaga? Ikaw mahawak sa komportable ka sa mahaba.
Ako hindi pa masyado. Di ba? Nasasanay din ba? Oy, salamat. Salamat sa kamot. Salamat sa... Yan, sarap. Yun nga. So, mahirap siya. Pero kasi, wala namang madali, pre. I'm sure ikaw sa trabaho mo, nahihirapan ka rin. I'm sure sa school, nahihirapan ka rin. Pero susuko ka ba? Hindi. Kayod lang. Sabi nga nila, di ba? Pag hindi ka na nahihirapan, matakot ka. Yun. Tama yun. Kapag wala nang stress at pressure sa buhay mo, matakot ka na. Kasi parte talaga ng buhay yan, di ba? Sana nasagot namin ang mabuti yung tanong mo, di ba? Alvin, next question. Next question, galing kay Paolo Gracie. Nakakailang basically ka sa isang araw ni Noray? Well, basically... Ito magandang tanong to. Galing kay Gilo Falcon. Lumilipad ata tayo. Ninong Ray, ano ba yung mga best spices and condiments na marerecommend mo na magandang meron lagi ang isang kusina? Bukod sa basic, asin, paminta, toyo, sukapatis, etc. Okay. So, kuya, kitchen essentials yan. Actually, nag-upload tayo ng kitchen essentials noong nakaraan pero naka-focus tayo sa equipment. Gagawa rin kami ng kitchen essentials pero ingredients naman, di ba? Medyo mas mahirap lang siya ng konti kasi iba-iba yung mga niluluto natin, di ba? Amidi, Ian, pwede nyo ba ako sundan dito sa... Kung makikita nyo pala... Bakit? Susundan ka daw. Sasampilungin ko to. Ikat mo yan. Sasampilungin. May kalat lang dito ng konti kasi ang asawa ko ay nasa nesting stage na. Inaayos siya na yung mga gamit ng baby, piniprep na sterilizer namin, yung yan, mga panlinis-linis ng bote, ganyan. So, yan, hinahanda ko na yung katawang ko. Eto, para sa akin, pagdating sa mga liquid condiments, hindi ko na i-discuss yan. Alam nyo yan eh, kasi toyo, suka, kung ano yung madalas yung ginagamit. Pero kasi tayo, bilang kultura, hindi tayo masyado magamit ng spices. Herbs and spices, hindi masyado. Ang herbs lang na ginagamit na usually, mga kinchay-kinchay, ganyan, wansoy, di ba? Pero sa mga gusto mag-explore ng luto, ito yung mga marerecommend ko. Paminta, di ko nasasabihin yan. Sinabi mo eh. Hindi paminta. Garam masala, pare, garam masala. Smoked paprika, garlic powder. Nabura na yung label dito. Ah. Oregano. Curry powder, cumin, mahalaga yan. Onion powder, five spice powder. At yung mga dahon natin. So ito nga, oregano. Dahon na lang yun. Rosemary, tama yun. Thyme. Yun, yung tatlong dahon na yun. So, ito yung mga nabanggit kong spices. Kasi ano, ito yung mga tingin kong hindi lang naman siya magagamit sa isang particular na dish, kundi mas magbubukas to ng ano eh, flavor option sa mga pang-araw-araw niyong luto. Lahat ng unang sinabi ko, pati mga dahon sa likod, pwede kayong mag-mix and match ng kahit ano niyan para itimpla sa, say, sa fried chicken nyo. Smoked paprika, curry powder, tsaka rosemary fried chicken. Parang ang sarap-sarap nun. Diba? O kaya, yung garlic powder na yan na sobrang versatile, ang sarap niya sa fried rice. Diba? Yung mga ganyang bagay. So, ito yung hindi nyo lang sa isang putahe magamit, kundi sa maraming-maray pa. Lalo ba kung medyo maharot kang... Maharot. Medyo maharot kang magtimpla, di ba? Nga, magkakaroon tayo ng mas in-depth na episode tungkol dyan. Medyo nililista ko lang mabuti. Tsaka kasi siguraduhin ko hindi mabubura yung file. Kasi nung nililista namin yung sa kitchen essentials, nabura yung file ko nun. Hindi ko, for some reason. Yung ano, yung notepad. Yung notepad, pre. Yung notepad, ako, nag-ano ko nun. Tapos, revert to old file. Tapos, wala, nasira, di ba? So, medyo may mga kulang-kulang ng konti doon. For now, yan lang muna yung masishare ko sa'yo. Abangan nyo na lang yung episode yan. Next question. Ninong Ray. Uy, James, galing kay James Martin. Ay. Good day, Ninong Ray. Pwede po itanong anong camera ang marerecommend ninyo sa mga gustong mag-start ng food vlog? Ay, sir, okay na. Rolling na po. Ay, rolling na ba? Okay. Anong camera, pare? Ang pinakamagandang camera ay yung camerang hawak mo ngayon. Pinakamagandang camera ay yung camerang magagamit mo ngayon. Ang pinakamagandang camera ay yung camerang gamay kang gamitin. At ano yun? Cellphone mo. Alam na mga old school kong inaanak na to, na ang pinakaunang camerang ginamit ko ay yung iPhone na pamana sa akin ng nanay ko. Nag-pandemic kasi rin. 8 ata yun, o 7, hindi ko masyado maalala. Pero luma na yun that time. Nasa drawer ni mama yun kasi nag-upgrade si mama. Tapos kung bakit ako pinamanahan, kasi nung pandemic, medyo paranoid tayo lahat, mayabang ako. Cellphone ko, waterproof. Ginawa ko, sinabay ko sa ligo. Sinabon ko talaga yan, pre. Sinabon ko, waterproof. Paglabas ko, parang di na bumubukas. Wala na yung pala,
Basag nga pala yun. So wala na. Oo, actually likod ata. Basag-basag o LCD, di ko alam. Basag-basag pala yun. So pinasukan na siya. Tubig, so nasira. Eh sarado na mga mall nun, par. So hindi naman tayo pwedeng walang cellphone kasi nagtitinda ako sa palengke nun. Maraming kailang i-contact. So pinamanahan ako ni Mama. And doon sa cellphone na yun na nakatabi sa akin ngayon, doon nabuo yung sizzling crispy kare-kare na ngayon ay may 650 million views. Pare, sa totoo lang ha, lahat ng camera na ginagamit namin ngayon, baka hindi nag-total yung amount ng views dun sa view ng particular na video na yun eh. So wala talaga siya sa camera. Nasa content talaga siya, di ba? Nasa ano yan, sabi nga nila, wala sa Indian yan, nasa Panayan. Wala sa Panayan, ayun, nasa Indian yan. Nasa skill ng Indian, hindi doon sa equipment. Kaya cellphone muna gamitin nyo. Cellphone muna gamitin nyo. Kasi baka mamaya kasi eto ah. Kasi gusto mong mag-invest kasi masyadong malayo yung tingin mo. Nakikita mo yung mga ibang content creator. Ay, ang ganda ng quality ng video nila. Ay, ang ganda naman ng quality ng video nila. Tama. Baka kaya sila nakakuha ng views kasi ang ganda ng camera nila. That is not the case at all. That is not. Ngayon, kung ano yung sikreto para makakuha ng madaming views, ay, hindi ko alam. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap kasi, pre, eto legit na nagkakaroon kami ng mga video na 100k lang yung views. Alam mo yun, nangyayari talaga yan. Okay lang yun. Siguro kayo na nanonood, baka nakikita nyo lang yung mga content, daan-daan libo yung views, yung mararami talaga yung views. Kasi yun na yung dumadating sa algorithm nyo. Yung maliliit yung views, baka hindi na nakakarating sa inyo. Pero nangyayari yan, pre. Nangyayari yan. At hindi ka dapat madishearten. Kapag gumawa ka, kunyari, gusto mo mag-vlog, no? Tapos hindi nag-fly yung unang video mo, okay lang yun, par. Walang problema dun. Normal yun. That is normal, pare. Walang problema sa ganung bagay. Kasi, tingin mo ba, si Michael Jordan, pagkagupit nung umbilical cord, dumaktak agad. Tama, hindi, eh, pre, eh, nag-practice yan. Tatingin ba si Michael Jordan, hindi natatalo. Natatalo yan, pre. Oh, nag-golf nga yan, eh. Tsaka nag-baseball, eh. Diba? Alam mo yun? Si Eugene nga, natalo. Eh. Tama, tama. Si Taguro nga, classes na halimaw, naagdas kay Eugene, ha? Diba? Na ano lang, spirit detective lang, diba? So, okay lang yun, para. Ako muna tip ko sa'yo, gamitin mo yung cellphone mo kasi baka mamaya, mag-invest ka kaagad sa isang bagay na hindi ka pa sigurado na magmamaterialize, eh wala rin mangyari. Baka nasayang lang. So, mamalalubo. At, eto, pare, baka mamaya, mag-invest ka. Tapos sabihin mo, ay dapat gumana na to kasi nag-invest na ako. Ngayon, sasama lang yung loob mo pag hindi gumana. Pero tandaan natin na hindi lahat ng bagay ibibiyaya sa atin. May mga bagay lang talaga na maaring para sa'yo, maaring hindi para sa'yo. And hindi natin malalaman yan kung hindi natin susubukan. Pero I suggest wag muna talagang ano, wag muna, dive tayo dyan, wag muna. Saw muna ng pasa swimming pool. Aray, pinulihikat ako. Just to summarize my answer, gamitin mo muna yung cellphone mo. Pero kung gusto mo ng totoong sagot. Kung may budget. Siguro kung meron lang talaga. Yun, baka yun na lang talaga, Osmo Pocket. May bagong labas ngayon, Osmo Pocket 3. Ang ganda nun, baka, well, di ko pa siya natatry, pero dati, gamit namin. Osmo Pocket 1, tapos nag-Osmo Pocket 2 kami. Tapos tsaka na kami nag-Sony A7C, tama. Baka pwede na yung Osmo Pocket 3. Pero may kamahalan din yun. I think yung creator bundle no, nasa 36K din. So medyo may kamahalan din. So I suggest talagang cellphone muna, di ba? Alvin, next question. Next question po from Christian Kairi Ukat Edwabe. Ninong, bakit kailangan magmukhang presentable garnish? Open close parenthesis garnish. Yung mga pagkain bago i-serve, eh, kakaukawan lang din naman. At Ninong Ray, na-try mo na ba dating duraan o babuin yung pagkain ng customer na sobrang arte? Dalawang taro niya. Capital HA. Dalawang taro niya, pero magkaiba. Pero maganda parehas yung tanong niya, di ba? Maganda parehas yung tanong niya. Bakit kailangan garnish yan para the eye eats? Kasi bago mo pa din tikman yung pagkain, tiningnan mo muna siya. Di ba? Parang ganito lang yan eh. Ito, baka hindi maganda yung reaction dito sa analog. Ay, ang pangit ng tuloy na tayo. Okay. Sige. Halimbawa, merong isang lalaki. Musilak ang damdamin. Musilak. Mamahalin ka buong buhay mo. Uy! Hindi mambababa. Uy! Hindi ka sasaktan. Uy! Hindi ka papaiyakin. Ako yun! Pero kamukha din ni Ian. Hindi. sorry. Sabihin natin hindi mo type. Hindi ka rin aabot dun sa point na malalaman mong mabait siya, mapagmahal siya, at marespeto siya. Kasi baka hindi mo rin siya bigyan ng chance kasi hindi mo siya type. Diba? Hindi mo siya type. Ngayon, kung type mo siya, baka sakaling kapag in-approach ka niya, eh bigyan mo siya ng pagkakataon na maipakita yung kung meron sa loob niya. I mean, ganun din siguro, ang pangit siguro nung analogy ko, pero gets nyo, kailangan meron muna some sort of attraction para makita mo kung ano yung mas nasa loob. Nag-a-apply sa tao yon, nag-a-apply din sa pagkain yon, di ba? Kailangan muna, wow, ang sarap-sarap naman itong bistek na era. Di ba? Kailangan ganun muna, kasi baka mamaya,
Ang pangit, pero ang sarap pala. Pero kung pangit yan, baka di mo natrikman yung bistek na yan. Oh. Diba? Hindi mo malalaman, di mo matitikman. Ang tunay, nasarap, diba? Kung hindi maganda yung pagkain. Although, syempre, hindi naman sa lahat ng sitwasyon ganyan. May mga pagkain na pag walang garnish, parang mas masarap. At kapag ginarnishan mo, para bang mas nagiging, ay bakit ang arte? Katulad na lang ng kalderet na umaangat yung mantika. Mm. Diba? Diba? Yung kalderet na nakaangat yung mantika, pre, humihiwalay yung sarsa sa mantika, parang ang sarap-sarap nun. Mm. Diba? Tapos kapag ginarnishan mo pa yan, kung alagyan mo ng bulaklak yan, microgreens yan, baka parang masyado pa nagiging, alam mo yun? Kasi eto pre ha, yung kalderetang mamantika, maihahambing mo yan sa ano eh. Natural na ganda na walang makeup. Parang ganun. Mm. Yung siya lang, maganda na talaga yung, kasi may, alam mo kung bakit ang sarap-sarap tingnan nung kaldereta o nakaangat yung mantika. Oh. Kasi ano yun par, alam mo, they took their time na lutuin yung bagay na yun, na matagal siyang pinakuluan, matagal siyang sinalang para umabot dun sa stage na yun, di ba? Hindi mo na kailangan lagyan ng microgreens yan o ng edible flowers yan sang. O kung ano-ano, o ng sang yan para mapakita mo na, uy, ang sarap ni Ray, di ba? Yun pa lang, alam mo na. Na masarap. Parang hindi mo na kailangan makeup pa. Natural na ganda lang, di ba? Pero syempre, may mga pagkakataon na kailangan din talaga yan. Kasi tandaan nyo, pare, ang lasa ng pagkain, ang sarap ng pagkukonsume ng pagkain, hindi lang dito yan. Majority niyan nasa utak. And syempre, kadukto ng utak yung mata. Whole experience ang binibigay ng pagkain, hindi lang kung anong nalalasahan mo dito. So maganda yung nakita mo, masarap yung nalasahan mo at masarap yung pakiramdam mo pagkatapos mo siyang kainin, yun dapat ang binibigay sa atin ng pagkain. Whole package dapat yan. Ngayon, to answer the second question, medyo controversial. Medyo controversial, di ba? Kung meron na daw ba akong dinuraang pagkain? Ako personally, hindi. Bakit? Tanong mo bakit? Bakit? Kasi kapag yung customer, halimbawa sabihin natin, mayabang yung customer. Mm. Inaangasan yung waiter, halimbawa. Oh. Minumura-mura yung waiter. Mm. Hindi ko na maririnig yun. Kasi ang minura nun, yung server, yung front of the house. Ngayon, kapag rush, tingin mo ba yung ano server magsusumbong pa sa akin, ship minura ako ni ganto ganyan, wala nang oras para magsumbong, sobrang busy ng restaurant, hindi magsusumbong yan ng ganyan. Pagkatapos ng service doon, ngayon mapag-uusapan yan yung kanina na doon sa table, tip pinagmumura si ganto ganyan ganyan, no? So tapos na yung pagkakataon. And ako, honestly speaking, ah, kahit gaano kabastos yung customer, and maniwala kayo sa akin, I've had my fair share of experiences ng mga bastos na customer kasi nag-head po ako ng restaurant. Marami akong experience on a daily basis, may ganyan. And eventually maano na lang eh, madidesensitize ka na lang eh, masasanay ka na lang eh, di ba? Hindi darating na duduruan mo yung pagkain nila. Kasi hindi mo pwedeng tawagin yung sarili mo na chef kung ginagawa mo yung bagay na yan. Wala kang respeto sa sarili mo, wala kang respeto sa profesyon, wala kang respeto sa taong nagpapakain sa'yo kapag ginawa mo yung bagay na yan. Seryoso, sa lahat ng natrabaho ko, which is honestly speaking, hindi naman ganun karami, wala pa akong taong nakita na dumura ng pagkain na ganyan tapos sinerve. O kaya binaboy yung pagkain tapos sinerve. Wala pa akong na-experience na ganyan. Maaring hindi ko lang nakita. Maaring yung mga tao ko sa... Anong ginawa mo dun sa pangkamot ko, par? Sinira mo yung pangkamot ko. Ano ba yung sinasabi ko? Wala pa akong nakikita. Maaring yung mga kusinero ko may ginawa dati. Hindi ko sinasabing alam ko, ha. Pero maaring may ginawa sila. Siyempre, hindi nila ipapakita sa akin yun. Ako yung head, eh. Hindi nila ipapakita sa akin yun, par. Pero ako, ewan ko, tiwala ako dun sa mga ilang kusinero ko dun na naiwan na hindi nila gagawin yun. Ewan ko sa iba. Hindi ko alam sa iba. Pero siyempre, alam naman natin na ibang mukha yung ipapakita mo sa boss mo minsan, di ba? At saka, sa totoo lang, hindi ko pwedeng gawin yun kasi owner ako ng restaurant na yun. Pero ikababagsak ko yun. Kapag ibang kusinero gumawa, kunyari empleyado ka, tapos ginawa ka, ang gagawin sa'yo, sisantihin ka lang. Pero ako, personally, hindi ko pwedeng gawin yun kasi, putya, babagsak ako, babagsak lahat ng investment na ipinatong sa balikat ko. Hindi ko pwedeng gawin yun. So yun nga, yun ang sagot doon. Ako personally, wala pa akong nakikita na gumagawa ng bagay na yun. And I'd like to believe na yung vast majority ng kusinero dyan, sa buong mundo, hindi ginagawa yung bagay na yun. Yes, there is the possibility. That's why lahat ng humahawak ng pagkain natin, dapat nating respetuhin, di ba? Pero tingin ko, hindi mo naman dapat ibigay yung respeto dahil may kapangyarihan silang babuyin yung pagkain mo eh. Tingin ko, kailangan mong ibigay yung respeto kasi wala naman ata silang ginagawang masama sa'yo. Dapat respetuhin natin ang kapwa-tao, pre. Hindi naman yan dahil, ay, ako ang customer dito. Alam mo 'yon, hindi naman dapat ata ganoon, 'di ba? Pero 'yon, sana nasagot natin ang maayos yung tanong mo. Alvin, sinira mo na yung pangkamot ko? Okay na. Next question. From Adjong Cabral. Ngayong magkakaroon ka na ng baby, may mga pag
babago ba sa mga content mo? Yung mga dirty jokes mo sa vlog, eh, mawawala na? Question mark. Hehehe, love you, no? Sabi mo muna na I love you, too. May sawa na ako. Babaguhin ko daw ba yung mga katarantaduhan ko sa vlog dahil magkakaanak na ako? Honestly, hindi. Pero kasi nagbabawasan tayo talaga. Eh. Oo, pero kasi hindi ko babaguhin abruptly yon. Like, ay, di na akong babasos kasi magiging tatay na ako. Kasi tingin ko... Parang naiyo ka? Hindi, Makati lang. Ayokong tingnan ako ng anak ko bilang plastic na tao. Kasi pre, kapag ikaw, pinilit mo lang, kunyari, tinanggal mo lang yung ano na yan, yung facade na yan, na okay, hindi na ako bastos na tao. Pero sa tunay na buhay mo, bastos ka pa rin. Ano yun, pre? Walang bearing yung bagay na yun. Kung may kita nung anak ko na nagmumura ako, bastos ako. O, okay lang sa akin yun. Ngayon, kung para sa ibang tao, offensive yun. Eh, naiintindihan ko na mga malamang talaga offensive yung mga jokes natin para sa ibang tao. Okay lang naman yun. You really can't please everybody. Right. Diba? Si Santa Claus ka, may basher eh. Diba? Eh, si Ninong Ray pa kaya, nabastos, tsaka nagbumra, diba? Ako hindi ko babaguhin yung bagay na yun. Kasi ako ay ako at naniniwala ako na yung pagiging bastos ko at pagmumura ko. Tingin ko, hindi naman yan yung greatest concern pagdating sa parenting. Diba? Kasi ako tingin ko, kunyari, dumating yung anak ko na magmura. Pamating sa age magmura. Ako lagi ko sinasabi kay sa panganay ko, kay Anye. Hindi. Kasi sinasabi ko, anak, those are adult words. You can say those things when you're an adult, di ba? Daddy, love you. Yun, kasi sinasabi ko sa kanya, those are adult words. Ngayon, yung style of parenting namin, malamang hindi pasok sa iba yon. I mean, siguro, yung karakter ko na bilang tao, hindi na pasok sa ibang tao. So, lahat na lang ang gawin ko para sa ibang tao, hindi na maganda. And gets ko, wala namang problema doon. I mean, siguro kaya mo nasasabi yan kasi nakikita mo lang yung ginagawa ko. Malamang, pag nakikita ko rin yung ginagawa mo sa tunay na buhay, baka mayroon din akong mapo na. Hindi tayo tagusan eh. Nakikita mo ako, hindi kita nakikita. And okay lang yun. Wala namang problema dun sa bagay na yun. Ngayon, yun nga, kung sakaling dumating yung punto nagmumura na yung anak ko, na nga yung asawa ko, I love you. Hindi yun kabawasan sa pagiging mabuti niyang tao kung nagmumura siya. Naniniwala ako doon. Ngayon, kung tingin nyo, ang mga masasamang tao, ay kung ang mga nagmumura, masasamang tao, yun na lang, di ba? Alam mo yun? Pasensya na, di masamang tao na lang ako. Hindi ko naman kailangan magpakabait para sa... Masamang tao tayo lahat, di ba? Ngayon, kung di ka talaga nagmumura, congratulations, pare. Pero ako, nagmumura ako, and para sa akin, okay lang yun. I mean, di naman dapat siguro kayo mabother sa pagmumura ko. Wala naman sigurong bearing sa inyo kung ano yung mga bagay na lumalabas sa bibig ko. If you hate me, wala naman problema doon. If you like me, I like you too, di ba? Next question from Owi Alconaba. Gaano ka kasi yan ngayon, Ninong Ray? At kamusta ka na din? Ano lang, kinakamusta ka lang. Sa katas mga nangyayari. May mas masaya dito. Sino? Uy, bakit ka nagsara? Bakit nagsara? Pabilis ako ba yan? George, kita yung cellphone mo sa reflection eh. Oh! Masaya daw ba? Gano, ano, Andre? Masaya ba ako ngayon? Gano ka kasaya ngayon, Ninong Ray, at kamusta ka na? Paabot nga nung aqua glass ko. Yan. Ganda ng aqua glass ko, no? Gaano ako kasaya ngayon? Masaya, pero once makita ko nag-time in CA, parang lumulungkot ako agad eh. Pag narinig ko na yun, tak! Hindi, masaya ako ngayon. Maganda yung mga nangyayari sa buhay ko. Tapos, minsan hindi pa nag-sync in sa akin na magdadalawa na yung anak ko. Kasi sa totoo lang, sinabi ko itong nakaraan sa asawa ko, isang gabi nakahiga kami sa kama. Nakayakap ako eh. Oo, nakayakap ako eh. Tapos? Ay, gabi. Ba't mababa yung kamay? Hindi, wala. Minsan pakiramdam ko, bata pa rin ako. Alam mo yun, like, hindi ako nagkaroon ng transition na boom, adult na ako bigla. Hindi ako nagkaroon ng ganun eh. I mean, age 24, naging head chef ako ng isang restaurant at halos mamatay-matay ako sa trabaho na yun. Nagbabayad ako ng buwis, nagbabayad ako ng bills, nagtinda ako sa palengke, nasulog yung mukha ko, nagtrabaho ako sa gantong bagay, ilang business... Patalo ka sa Dota ng maraming beses. Tama, as isa, ilang businesses na ina-handle ko. Pero for some reason, pakiramdam ko, bata pa rin ako. Siguro feeling ko lang naman may tingin siguro ako dati nung bata ako na kapag adult ka, parang na-figure out mo na yung buhay. Alam mo na yung trajectory ng buhay mo. Pero ngayon kasi ako hindi pa rin eh. And I'd like to think na karamihan sa atin hindi rin naiintindihan o hindi alam ang trajectory ng buhay natin. Kumbaga, we're just living life day by day, winging it day by day on a daily basis. Alam mo yun? And alam mo yung
pagpapasok ka halimbawa sa school nung high school ka, di mo naman alam kung anong mangyayari. Oo, alam mo may aralin panlipunan ka, alam mo may algebra ka, pero hindi mo alam kung ano yung mga mangyayari doon. And ganun pa rin yung nangyayari sa akin. So feeling ko parang hindi nagkaroon ng clear na transition sa akin na adult na ako. Masaya ako. Oo, masaya ako sa buhay ko. I mean, umaayon sa akin yung lahat na nangyayari. Ang hindi nila umaayon sa akin, yung laki ng chan ko eh. Alam mo yun. Yung asawa ko, buntis, mas malaki pa chan ko dyan, di ba, be? Sige, okay lang. Ayaw magpa-ayaw, ano, ayaw gumalaw ng bata kapag ako yung mahawa. Di ba ka mabaho? Baka pangit ka daw. Ayun, okay naman. Masaya kasi kasama niya kami palagi. Kasama ko si Alvin, si... Si dapat di lumalabas sa basement. Nagpakawala niya pa sa pantala. Sabi kong kapag nagbaha, hindi pa rin bubuksan yan. Maraming trabaho, walang katapusan trabaho. Ang dami rin nangyayari sa personal kong buhay. Minsan hindi ko na mapagkasya kung ano may mga dapat kong gawin. Hindi talaga kasya. Bakit? Kasi mataba ako. Ay, hindi. Kasi yung dati... Be, baboy daw ako, be. Be, baboy daw ako. Oo. Oo daw. Hindi, pero masaya ako. Yun yung siguro sagot sa kamusta mo. Masaya, pero katulad mo, at katulad ng karamihan ng nanonood dito, hindi ko pa rin na-figure out ang buhay ko. Araw-araw kinakapa ko pa rin kung paano ko ina-navigate ang buhay at ang mundo. And tingin ko, hindi naman tayo darating sa point na masosolve na natin yung buhay at lalaroin na lang natin to na para bang kabisado natin. Na para bang Mario na paulit-ulit mo na nilalaro. Tama. Alam mo kung saan ka tatalon. Oh. Alam mo kung ano yung kalabang papatayin ano mo. Ano kung paano matatalo si Bowser? Hindi ganun, pre. Hindi darating sa buhay na to. Araw-araw pa rin bagong stage siya ng Mario kasi wala eh. Randomly generated ang mundo natin eh, di ba? Kaya araw-araw talagang kakapain mo at siguro trust your instincts and magdasalan tayo para bigyan tayo ng knowledge at wisdom para inavigate itong random na mundo na to. Next question. Next comment. Natatakot akong basahin. Natatakot kang basahin yan? Paano? Takot kasi ang next commenter ah. Si Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan! Kiko Pangilinan! Tingnan mo mabuti. Kiko Pangilinan. Oh, Jake! Hindi naman siguro si Senator yan. Pero Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan. Inuray, since puro ka camping. Hindi naman! Since puro ka camping, ano po yung mga camping gear and essentials na marerecommend nyo at nidalhin tuwing magka-car camping? Thanks, love you mo. Kiss, heart, finger heart. Ito, may resell lang natin kasi hindi naman karamihan nakaka-relate dito sa bagay na to. Pero recently, pinag-usapan namin to ni Paolo nung nandun tayo sa Tanay kung ano yung mga kailangan pang camping. Kailangan mo lang ng simpleng kama. Kailangan mo lang ng some sort of shelter. Kailangan mo ng cooler. Kailangan mo ng the rest, unan, kumot, kaldero, kutsara, plato. Kukunin mo na lang sa bahay yan eh. Tama. Wala kang masyadong kailangan bilhin sa totoo lang. Kunyari, meron kang kotse. Tapos dalawa lang kayo magka-camping. Pwede kayo matulog sa kotse. I-fold down yung mga ano. Tama. Yung mga upuan doon kayo matulog. Yun ang pinaka-safe. Mas safe pa yun kaysa sa ano, sa tent. Kasi sure hindi kayo mauulanan. Basta sa akin na, depende kasi yan eh, kung anong gusto nyong gawin. Gusto nyo ba magluto? Doon dala lang kayo butane stove, magkano lang yun. Isang kama, pwede kayong mag-cot, pwede kayong mag-inflatable. Or pwede kayong mag-sleeping bag na lang or manipis na comforter sa loob ng kotse. Tapos isang klaseng shade para sa araw at ulan. Magkano lang naman yun? May binibili tayong 3x3 na tarp. 1,000 pesos lang yun. Tapos kayo na lang magtayo ng ano, ng poles nyo. Itali nyo sa puno. Italo nyo kahit saan. Okay na yun, pare. Tapos bumili lang kayo ng foldable na chair. May nabibiling murang tingto 200 na foldable na chair. Okay na yun. Next question. Inuray. From Charles Balin. Tapan siya. Wow. Inuray, ba't madalas ka gumagamit ng patis kaysa asin? Simple lang naman sagot dyan eh. Mas masarap. Next question. Yun lang talaga yun. Mas masarap. May umami. And para rin siyang mas ano. Yun nga yun. Mas maumami. Oh, yun lang siya. Para siyang asin version 3.0. Alam mo yun? Pre, yun din yung dahilan kung bakit ako gumagamit ng chicken powder. Alat siya na may linamnam. Alat siya na may iba. Kaysa asin lang talaga, di ba? Yun lang naman talaga yun. Wala namang kaibang bagay doon. Talagang mas masarap lang siya. Next question. From Bookseat Genre. Ay. Nino Rai, what do your family and friends think about your cooking? And do you always use recipes when you cook? Thank you po kung mapapansin. Hehe. Masarap ba ang magluto? Yun po yung sagot doon, di ba? Hindi, pero ito, honestly, hindi na ako masyadong madalas nagluluto dito sa bahay ng hindi content. Kasi sa totoo lang, content pa lang, ulam na namin yun. Tama. Di ba? Ulam na namin yun. Lalo na dati. Okay naman sila. Like, hindi naman sila... Hindi naman ako ilalaki ng gantong...
si George ka nung nakaraan eh, nakaharap sa salamin. Paano yung first? Paano yung ginawa ni George sa office? Sa office? Sa salamin? Sa salamin? Ganun siya sa salamin. Nakataas pa yung damit, nakataas pa yung damit. Lalaki chan mo, labing dalawang lemon to. Tapos kung kumain ka, 5 times a day. Oo, diba? Kasi kain na talaga ginagawa dito. And tingin ko, noon pa man bin, bago pa magkanino, Ryan, si Alvin, si Ian, nakakain na ng mga luto ko yan. Si Alvin, talagang pinapapunta ko yan, si Ian pumupunta lang. Totoo yun. Oo, okay naman sila. Si Ian, ano yan, wala pa ni Nora, nilook forward na yan lagi yung mga luto ko. Una mong fan! Si Ian ang ano, unang panahon ni Noray. Tingin ko okay naman. Pero kasi, pag araw-araw ka nakakain ng masarap, wala, nakakaumay. Tama. Minsan hindi naman masarap. Ito, trivia. Lahat kami... Wait lang. Bakit? Nagasgas ang alin ba? You need my help, my wife? Again, nagasgas mo yung Hagen. Turungan kita. Uy, saan nang hawak? Masa chan? Kailangan mo tulong ko? Abin, ano yung kinakwento mo? Kami dito, lahat kami kinakain luto ni Ryan. Nasa titirahin niya, delata. Oo! Philips, sardinas, noodles, lahat ng ano. Lahat ng disabaw. Yan ang mga tinitira niya dito. Sarap! Hindi! Delata. Hindi kasi pre, pagka ikaw nagluto, medyo tatamarin ka ng... Totoo nga yun. Si Mami rin ganun eh. O, diba? Pagka ikaw nagluto, tatamarin ka ng tikman yung... o kainin yung niluto. Kasi tikim ka ng tikim eh. Tikim ka ng tikim, diba? So wala nang surprise na pag ano, pag sinalo mo sa plato, tapos sirik mo mag-iiba lang. Hindi ka rin yun. Basta nagluluto ka with love and good intentions, masarap yung kalalabas na yan. Alvin, next question. Next question. Ito po kay Jonel Velasa. Jonel! Di ko ba kayo natatakot na ma-injure yung taste buds nyo? Kakatikim ng nakakapasok ang bagong luto mo? Nagwo-worry po kasi ako. Salamat kung mapansin. Hindi ko alam kung totoo ba yun na ma-injure yung taste buds mo. Kasi lahat naman tayo napaso na ng mainit na mantika ng bulalo eh. Diba? Lahat naman tayo napaso mainit na nun. Mainit na kanin. Ano? Ang taste buds ba nasisira pagkain ako ng kain ng ano? Ayan, si Doc Echo. Doc, labas ka dito. Doc! Sige, wag ka muna mag-brief. Okay lang yan. Half body shot lang. Half body shot ka naman eh. May nagtanong kasi na inaanak. Na natatakot daw siya, baka daw ma-damage yung taste buds ko. Kakatiim ko daw ng mga mainit na pagkain. And eventually, baka permanently ma-damage siya. Posible ba mangyari yon? As far as I know, may tendency na parang ma-inflame. Uh-huh. Like, siyempre, pag ano. Pero babalik pa rin sa dati yung taste buds. Andun pa rin naman yung configuration, like yung dito may sour, may mabait. Uh-huh. Parang babalik pa rin naman. So basically, kahit mapaso siya, mag-heal siya. Okay, marami salamat po sa ating resident expert. Yan. Doc Echo. Doc Echo. So narinig niyo na mula sa isang medical professional na nagre-regenerate naman daw ang dila. License po yun ha, makakakala yun. Hindi, par, pag ikaw naman nahiwa, gumagaling naman. Pag ikaw napaso naman dyan, gumagaling naman. Pag na-heartbroken ka na. Dila ko. Patingin niya. Next question. Why do you make longer videos with maraming ebas when you can bring back the 3-minute videos that makes million views pa montage lang, tapos music, then kain? More fun to watch. No hater here. Ayan. Magandang tanong yun. Bakit hindi. Nga ba? Hindi. Bakit nga? Pre! Bakit ganun yung naiisip nila na ganun yung ginagawa? Yun nga. Pre, ginagawa pa rin natin yan parehas. Oh. May 3 minutes pa rin tayong straightforward at meron pa rin tayo mahaba na... Bakit hindi mo lang nakikita? Pre, eto ah. Sobrang sipag na namin eh. Pre, eto sabihin ko sa'yo. Hindi porkit yung formula, gumagana ng 2020, gagana na ulit. Kailangan mo mag-adapt, pare. Nung pandemic, lahat ng tao na hindi nagluluto, na pwersa magluto, kaya naghahanap sila ng tutorial. At doon ngayon, viable yung format na yun. Ngayon, at least sa understanding namin, sa experience namin dito, yung mga tao, pinapanood yung mga vlogs namin na mahahaba kasi meron silang oras na panoorin yun for leisure. Hindi for educational purposes. Siyempre, andun na rin yun, di ba? Andun na rin yung gusto nilang matuto. Hindi kami nagbago ng format, pre. Parehas pa rin namin ginagawa. Yan, scroll down ka lang dyan kung saan ka nag-comment. Scroll down ka lang dyan, makakita ka lang. Baka one po. Tingnan natin. Eto yung post kung saan ka nag-comment, di ba? Ang healthy-healthy. Scroll down tayo ng konti. Scroll down tayo ng konti. Oh, pre, oh.
Oh, ayan oh. Yung susunod na post yan, pre. 3 minutes yan. Short yan. Yan yun. Baba mo pa. Oh, baba pa tayo isa. Baba pa tayo isa. May lalong yan. Oh, ayan. Yan, long yan. Long yan. Oh, long yan. May ano, may iba-ibang approach. Oh, oh. Next. Ayan oh. Short uli yan. Oh, ano next yan? Oh, short uli yan, pre. 3 minutes uli yan. Oh, ano next natin? Short uli yan. 3 minutes uli yan, pre. Yan, ano next yan? Short uli yan, pero reels yan, pre. Hindi luto yan. Pero gets mo? Nagdun pa rin, hindi namin inalis yung bagay na yun. Hindi namin inalis, kundi nagdagdag kami, 'di ba? Hindi ko alam kung bakit hindi mo nakita lumabas sa feed mo etong post ko sa kanag-comment. Hindi mo kasalanan 'yon. Hindi mo kasalanan yung bagay na 'yon. Baka sadyang may iba lang sa algorithm mo kaya hindi lumalabas. Pero try niyo mag-scroll daw mapunta sa page, pre, puro 3 minutes 'yan. May mga sisingit-singit lang diyan na mahahabang videos. Ngayon, pag pumunta kayo dito sa YouTube channel natin, dito yung mga mahahabang videos. Wala kayong makikita ano dito. Wala kayong makikita ang short format dito. Puro long format dito. At the very least, siguro pinakamaikling makikita mo dito, 18 minutes. Ganon siguro. Pero pangkaraniwan na makikita mo dito sa YouTube channel natin ay 30 minutes, 1 hour, ganyan. 15 ang minimum. Tapos ano na yun, onwards pa tayo. Dama. Pero yung mga 3 minutes, hindi binago yung pre. Ito nga. Kumapit ka. Sabi nung isang comment nung nakaraan, Dinora, ibalik mo yung dati, yung madaldal. Ngayon, sabi naman ito isa, Dinora, ibalik mo yung dati, yung walang eba. So, ano ba talaga? Hindi mo sila masisisi kasi tayo, bilang creator, tinitingnan natin yung mga nagko-comment as one. As one, hindi as one. As one. Pero kasi, totoo lang, yung collective na yan, collective nga yan eh, composed yan ng maraming tao na may iba't ibang opinion. At magkaiba yung opinion niya, iba rin yung opinion rito ng tao to. Mali ka na sinabi mong hindi na namin ginagawa yun. Ginagawa namin yun, pare. Baka lang hindi dumarating sa'yo, baka lang meron na bago sa algorithm mo. Siguro pinakamaganda dyan, punta ka sa page namin, i-see first mo siya, para makita mo yung mga posts yun. Or, kapag napansin mo na, parang ang tagal na hindi nag-upload ni Ninong Ray. Punta ka sa page, scroll down mo lang ng konti, andun lang yung pre. Tapos kapag nanood ng videos nun, ma-occur yung algorithm mo, lalabas na uli ako sa'yo. Diba? Lalabas na uli ako sa'yo. Next question, pare. Next question. From Ronnie Innocente Carapis. Ito ang takit pa ng mukha si Kuya Asyo. Ano po kasi yan? Wanted yan? Hindi, yan yung nanalo sa lotto. Okay. Ninong, if there is one thing na namimiss mo before ka pa maging isang sa pinakapangit na vlog. Ay, sikat pala. Sorry. What would it be po? Pa-shout out na rin po, Ninong. Ayan. Shout out. Okay. Pwede natin sagutin yung tanong. Okay. Feeling ko ino-overestimate ng mga tao yung sobrang sikat. Alam mo yun? Feeling ko ino-overestimate nila yun. Pre, ang daming mas malalaking tao dyan na talagang... Oh, malaki ka lang. Pero... Aha! Diba? Pre, yung mga tipong taong ko doon, nila Kong TV, nila Sir Tita Chrissy, di ba? Sila Erwan. Yan yung talagang malalaking vlogger. Baka sa algorithm mo, ako lang yung lumalabas na pogi, di ba? May problema sa algorithm. Pero okay yan, gusto ko yan. Ngayon, kung meron ba akong isang bagay na namimiss? Yung, hindi, naiinis nga ako eh. Siguro yung pagmomotor yun. Ang dami nagtatanong bakit hindi ko daw uli gawin yung dati, yung nagmomotor. Bakit mo uli gawin yung dati, yung nagmomotor? Bakit mo uli gawin yung dati, yung nagmomotor? Hindi mo gawin yung dati, nagmomotor? Magmotor ka na. Ang totoong dahilan niyan, kaya hindi na ako nagmomotor. May experience kasi ako dati, nagigit-git kami sa kalsada. Lumalabas yung mukha mo. May mga experiences kami, ako, si Ian, si Jerome dati, na ginigit-git kami. Naalala ko yun, isang food delivery rider. EDSA. Nasa EDSA kami. Pre, ang lupit nun, ha? Lupit nun. Isa lang siya na food delivery rider. Naka-coms pa kami nun. Nagigit-git kami tatlo, pre. Napatabi kami tatlo, sabay-sabay. Mabilis talaga mag-deliver. Hindi, pre, na-delay yun. Ginigit-git kami. Nakita ko, tumapon pa kayo iced tea, eh. Hindi, pero ang galing, nagigit-git kami, tapos nagpa-picture siya. Wala naman sanang problema doon. Kaso, ang totoo niyan, nung araw na yun, naghahabol tayo. Meron kami, may pupuntahan kami noon. Well, perpetually late kasi ako, so lagi talaga kaming nagmamadali. Ang pinaka nagpatigil talaga sa akin dyan sa pagmamotor ay yung ano. May nabasa akong message sa page. Sabi niya sa akin, pauwi. Kasi minsan talaga, hindi ko na naririnig yung mga nung habang nagmamotor. And delikado rin niya kasi pag talaga ako, lilingon ako, baka makadisgrasya ako. So, minsan hindi ko na talaga narinig kasi nagmumusic ako. Apparently, meron palang humahabol sa akin. Sabi niya sa akin, nung, ang bilis mo palang magpatakbo. Sabi niya ganun, hindi kita mahabol mula ganito hanggang ganito. Hindi ako nakikipagkarera sa kanya. Sadyang ano lang, sadyang hindi. Gusto mo
fun siguro. Oo, oh, oh, na wala namang problema. Ito pa nga dati pare, may experience ako eh. Parang ni pare. Naalala ko lang, bigla. Sabi niya, "Nung ang bilis mo pala magpatakbo, hindi kita nahabol mula North Edsa hanggang Monumento, di talaga kita nahabol." Sabi niya ganoon. Na hindi ko naman magets kung bakit nangyari 'yun. Hindi naman ako mahahabol mula North Edsa hanggang Monumento. Kasi traffic yun eh. Alam mo yun, hindi naman Fast and the Furious. Baka naiipit lang din sa traffic. Alam mo nung naano nga ako eh. Nalubak nga ako, tapos nabengkong yung magso, tapos hindi pa rin ako nakapagpa-picture. Sayang naman. Masok sa isip ko nun, putya, nalubak siya sa kakahabol sa akin. Paano pala kung nasa implant to? Nuts na matay. Cargo ko yun, pre. Kahit sabihin mo wala akong kasalanan, cargo ko yun, dadaling ko yun buong buhay ko. And ayokong may mamatay dahil gusto lang magpa-picture sa akin. Ayoko mangyari yun. Kaya pagkatapos talaga noon, unti-unti ko na talagang tinigil yung pagmumotor kasi talagang hindi mawala sa isip ko yung tao na yun na maaaring wala na siya ngayon kung meron lang nadagdag na isang pirasong bato doon sa lubak o medyo mas mabilis lang siya ng konti. Baka hindi lang nabengkong yung bagsa, baka bungo niya yung nabengkong, alam mo yun? Tingin ko naman, okay lang din naman talaga na hindi ako nagmumotor kasi aminin natin delikado ang pagmumotor. And may asawa ko, dalawa na anak ko. Siyempre gusto kong... Tatlo. Dalawa na yung anak ko. Diba? Dalawa na yung anak ko. Si Anya, tsaka yung paparating, wala nang iba. And ayoko madisgrasya. Next question, Alvin. Next question. Kusina ni Uncle Ninong Rai, I think you mentioned in your vlogs ample times that you are diabetic. I am just curious how serious it is. And I wanna know, what do you do to treat it when you always have goodies in front of you? Hope you're fine, Ishmael. Diba minsan darating kayo dito alas 10? Yes. Tapos banjing-banjing muna ng konti, tapos magla-lunch tayo. Tapos saka tayo mag-shoot. Tapos kain na kayo, kain na tayo. George, ilabas mo nga yung pinapainit ko sa'yo. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano talaga yung kinakain ko, diba? Cauliflower rice, yan. Isasanggag mo ba kasi nagsasabaw minsan yan. Tsaka eto, quinoa. Quinoa na luto na pinapaportion ko na. So eto lang po yung one portion ko. Eto yung one portion ko ng quinoa. Siguro roughly one cup to. So eto na talaga yung carb intake ko para sa isang meal na yun. So roughly kumakain ako ng mga dalawang ganto sa isang araw kasama yung ulam. So yan, malaking effort na yan kasi I'm sure lahat na nanonood dito alam kung gaano kahirap i-let go ang kanin. Diba? Lalo na yung mga nag-try mag-diet dyan. And ang quinoa, malayong-malayo talaga siya sa kanin. Pero at least for me personally, yung pinaka, hindi siya malapit sa kanin, pero pinaka naging kasundo ko na rice replacement, diba? Bukod dito, yung nakikita niyong kanin na kinakain ko sa vlogs, yun lang yun. Yun na yun talaga. Ayoko kasi mamaya gluto yung kaldereta tapos quinoa. Nakakawalang gana yun para sa ibang tao. Kailangan kasi yung sarsa ng kaldereta sinisipsip ng kanin. Yeah. Hindi naman ako, misal dadalawa ako, di ba? Kasi para sa akin, treat na sa akin yun. Makakapagkanin ako dahil sa content. Pero yun na yun. Pagkakat namin, hindi ko naman uubusin yun. Una sa lahat, dahil tulad ng sinabi ko kanina, pagka ikaw yung kusinero, medyo hindi ka na excited kainin yung niluto mo. Pangalawa, ano ko na sa sarili ko yun? I mean, hindi ko na nga mabuhat yung sarili ko na mag-exercise. Pati ba eto? Hindi ko gagawin. Ipapasok ko lang naman sa bunganga ko yan. So, ginagawa ko to. Meron akong maintenance at supplements. Meron din akong doktor na every 3 months meron akong ano, HbA1c. Hindi na. Dati nag-i-insulin ako eh. Ngayon, hindi na. Ibig sabihin, may improvement. Di ba? May improvement. Dati talaga nag-i-insulin ako. Kumakaling ba sugat mo? Oo, pre. Pre, naalala mo, nung nandoon tayo sa isang event, yung nahiwa ng matindi. Eto. Yan na po yung droga ni Ninong Rai. Eto, yung mga gamot ko. Eto, dito sa part na to, eto lang yung mga gamot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marami siya. Marami siyang klase ng gamot. Pero eto, puro supplements siya. May multivitamins dyan, may probiotics siya, may malunggay dyan, may turmeric dyan. Oh, kasi kailangan, pag lumaki, bang! Kailangan bumalik. Tama, oo. So, to a certain degree, may ginagawa naman akong bagay para sa sakit ko. Pero aware ako sa fact na hindi pa lahat kaya kong gawin. Pare, meron lang tayo limited na willpower. At kapag inubos mo yung willpower mo sa isang bagay, baka hindi mo na magamit yun sa ibang bagay. Diba? And ako, nandito ako sa karir na to, hindi na to laro-laro lang, pre. Hindi na to laro-laro lang. Nagtataguyod na ako ng pamilya ngayon, so dapat kayod talaga para mabigyan ko ng magandang future yung pamilya ko. Mas pinili ko muna talagang magtrabaho and yung mga bagay na may malaking effect sa pagiging diabetic ko, pero less yung willpower na re-require, ginagawa ko yun, pare. Ginagawa ko yun. Next question, Alvin. Galing kay Glenn Antonio. Ninong, nag-uumpisa din ako mag-content creator katulad mo. Anong mga struggles ang pinagdaanan mo at paano mo ma-overcome? Na-overcome. Salamat. Apoy-apoy. Apoy-apoy. Apoy, fire. Okay.
lahat ng struggles namin bilang content creator ay wala pa kami na-overcome. Ibig sabihin kasi na ang pag-overcome, ibig sabihin hindi mo siya pinoproblema. Hindi pre, lahat ng struggle ko sa pagiging content creator, nung mag-isa pa lang ako, eh nandito pa rin ngayon. Ibig sabihin ba nung walang kwenta yung mga kasama ko dito, hindi yun yung point ko. Mentras dumadami kasi kayo, mas marami yung output nyo. Diba? Mas marami yung output nyo. Pero problema pa rin, primarily yung pag-iisip ng content. Diba? Pangalawa, yung scheduling at pag-iimbak ng content, ang hirap niyan, par. Ang hirap niyan. Pangatlo, yung pagiging innovative sa paggawa ng content. Mahirap lahat yan. Pinroblema ko yan noon, pinoproblema pa rin namin yan ngayon. Hindi lang ako yung namamroblema niyan ngayon. Lahat na kami, di ba? So, wag mong isipin, sana nagdodota ka, no? Magdodota analogy ako dito. Wag mong isipin na ang content creation or any career, para bang paggamit mo ng isang hero na katulad ni Mordred. Na kapag nabili mo na yung mga endgame items mo, eh lahat ng tao one click delete na lang. Hindi ganun ang pagko-content creation, pare. Ang pagko-content creation ay para bang, para paglalaro ng support, para ang Crystal Maiden. Na kahit umabot ka na sa sagad-sagad na level, malambot ka pa rin. Kailangan mo pa rin, hindi mo pwedeng i-turn off yung utak mo kasi okay, kumpleto na ako sa gamit, malakas na ako. Hindi ganoon pre. Pag pinalo ka ni Mordred, patay ka pa rin. Kumbaga, mahahagip at mahahagip ka pa rin ng mga bala na hindi mo ine-expect at kailangan masolusyunan mo sila. Paano? Pag may paparating na hook, iwas ka. Ganoon. Kapag nakita mo may paparating na pana ni Marana, force stop ka. Kumbaga, mag-a-adapt ka. Hindi yan tulad ng okay, naabot ko na tong level na to. Malakas na ako, kumpleto na mga gamit ko, madali na para sa akin lahat. Hindi totoo yan, pare. Hindi totoo yan sa kahit sino. Tingin mo ba, kung natuto ng dumakdak si Jordan, di na nag-training yan. Sorry, Jordan talaga yung paborito kong reference eh. Hindi ganun yun, pre. Nung natutong dumakdak si Jordan, mas hinirapan niya pa. Ganun yun. Hindi mawawala, pre, yung mga struggles na yan. Kung yun yung iniisip mo, mali. Baguhin mo yan, pare. Hindi dumadali ang buhay. Lumalakas ka lang. Yo! Next question, pare. Nagkakapikulan din ba kayo sa set? If so, sino madalas mapikon? Saka namimikon? Ha ha ha. Ako madalas sa pipikon. Talaga ba? Kay Ian. Okay. Alam mo yung mga tao lalang mag-ginagawa, nakasara ka. Parang gano'n. Hindi, dito kasi, may kanya-kanyang roles naman kami na ginagawa dito. Tingin ko generally okay naman kami dito. Baka mamaya susuntukan sa labas ng mga tao, hindi lang nagsasabi, di ba? Pero, nagkaantayan nga kami uwian eh. Oh, actually ikaw yun. Ikaw bang hindi kasama sa amin, nagkaganoon na kami. Nagkaganoon na kami, nagpipisbang kami sa labas. Wala, wala di mo alam ka. Kami lang nagpipisbang. Eh kung kayo nagaganon, ako nagaganyan. Hindi, pero yun nga, maganda ang working relationship namin dito. Kasi, isa doon dahil, konti lang kami. Pangalawa, at least si Alvin, tsaka si Ian, mga kilala ko na yan bago pa mag-start yung Ninong Rai. Si Jerome din, kilala ko na yan bago mag-start yung Ninong Rai. Ito si Amidi at si George naman, na-refer yan ng mga taong nagtatrabaho na dito. Sabi ko kay Ian, kailangan natin ng tutulong sa atin dito, meron ka mga PA na tayo. Oo. So sabi niya, ito meron si Amidi, sobrang bait nun. So, na-vouch. Kumbaga, binouch ni Ian, si Amidi, and tiwala naman ako sa, sa judgment neto. Minsan. Tapos sumunod si George. Naman yan. Ganun din, binouch din ni Ian, tapos tropa-tropa din. So, parang okay naman lahat. So, kumbaga ba, karamihan dito, may pre-existing relationship na bago pa pumasok dito sa Ninong Rai. Tsaka, ewan ko, I'd like to think na yung nature kasi ng ginagawa namin, na medyo casual, go with the flow, it adds a lot dun sa relationship kasi hindi masyadong strict, di ba? Like, hindi naman kami, halimbawa mo, kasing strict ng TV, na para kailangan ganito, kailangan ganyan. Kami hindi dito. Kunyari, si Amidi, magpiplating na kami, tapos sinapon yung sarsa. Halimbawa, ganun. Sinapon yung ulo ng hipon. Sinapon yung ulo ng sa pasturana. Hindi, pero yun nga. Tingin ko yung nature lang ng trabaho kasi is maluwag din. Eh, minsan nga, pre, day off, pumunta kasi Alvin tsaka si Ian dito eh. It goes to show na, komportable sila dito sa work environment. Kasi kung hindi, putya, kahit libre pa dota tsaka pagkain, hindi ka pa rin pupunta kung toxic yung workplace mo, di ba? Nag-meet nga kami sa labas pagkatapos. Oo, nagpinag-usapan ka namin sa labas. May union nga kami. May union. Di ba alam? Kasama yung asawa mo dun. Hindi, feeling ko lahat kami nabibigon. Nabibigon kay Ian, hindi nila nagsasalita. Alvin, last question. Parang Ronald Palmahil, what is the meaning of life, Ninong Rai? Hindi natin alam kung meron bang buhay pagkatapos nito. I mean, marami sa atin naniniwala. Ako naniniwala ako. Ang pinakamahalagang bagay, kasi sa ngayon ang kaya lang natin patunayan ay ang meron tayo ay eto, kung ano yung nasa harap natin, kung saan tayo nakatayo ngayon. Why not make the best of it? Feeling ko kasi,
Feeling ko kasi tayo, naniniwala ako na produkto tayo ng mga circumstances ng buhay natin. Pero minsan kasi, nararamdaman ko, kahit sa sarili ko, naramdaman ko to eh, na parabang masyado tayo nagpapadala sa sitwasyon to the point na nararamdaman na natin na wala na tayong control sa buhay natin at tayo na lang yung produkto ng kung ano man yung nangyayari sa paligid natin. Tayo na lang kung saan tayo dinala ng alon at hindi na natin kaya magsagwal. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala dun sa bagay din. Minsan yun yung mararamdaman mo. Kung nararamdaman mo yun, nararamdaman ko rin yun na parang, ano ba to? Stuck ako. Ano ba to? Ang lungkot ko. Ano ba to? Parang wala na akong magawa. Ano ba to? Parang wala na akong choice. Eto na lang ba yung gagawin ko? Ang dali-dali kasing sabihin nun eh, kasi nangawit na yung braso mo kakasagwan. Pero ipahinga mo na ng konti yan, may sasagwan mo na uli yan, may kikiling mo na uli yung bangka papunta dun sa kung ano yung direction na gusto mo, diba? At sinasabi ko lang, minsan nakakalimutan natin na may control tayo sa buhay and hindi natin na ma-maximize yung saya kung nasan tayo ngayon. I mean, pwede mo sabihin na ano, kaya ako nagiging mabuting tao para mapunta ako sa langit at para puro sarap na lang. Feeling ko maling motivation yan. Feeling ko, kaya ka nagiging mabait kasi dapat maging mabait ka sa kapwa mo tao kasi gusto mong ibigay, ikalat yung pagmamahal sa mundo, positivity sa mundo, hindi dahil may reward to na mabibigyan ka ng spot sa langit, di ba? Hindi ganun ang motivation mo dahil hindi ka masusunog sa impyerno. Hindi ko papatayin si Iyang kasi ayoko masunog sa impyerno. Hindi. Dapat hindi ko papatayin si Iyang kasi... Hindi, pero deserve niyang mabuhay at makaranas sa mga gandang bahay sa bagay sa buhay na to. Kasi tulad niya, tao rin ako. Kung feeling ko, deserve ko makaranas sa mga masasayang bagay, dapat siya rin, di ba? Ang sinasabi ko lang, i-maximize natin kung saan tayo nakatayo ngayon. Kasi hindi natin alam kung meron pa bang ibang bagay pagkatapos nito. Minsan talaga malungkot ka eh. Minsan talaga hirap na hirap ka. Minsan talaga ipit na ipit ka. Pero huwag mong kakalimutan na kaya mong ipihit yung direksyon ng buhay mo sa kung paano mo gusto. Hindi siya madali. Hindi siya madaling bagay. Mahirap na bagay yan, pre. Maniwala kayo, nang galing ako dyan. Kung meron sigurong buhay na patunay na mula sa pagkakabaon mo hanggang pilik mata, eh kaya mo pa rin umahon, kaya mo pa rin mabuhay, kaya mo pa rin ipihit ang buhay mo para mas gumanda, kaya mo pa rin tuparin yung mga pangarap mo sa buhay. Kung merong buhay na patunay nun, siguro ako yun. At kung kaya kong gawin, tulad nga sinasabi ko, kung naparehas lang tayo eh, kung kaya kong gawin, malamang kaya mo rin gawin. At yun para sa akin ang ibig sabihin ng buhay. Maraming salamat sa panonood, mga inaanak. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Ito yung mga episode na ino-on lang, tapos paglilinis sila ng bahay, yeah, o maghuhugas sila ng pinggan, o kaya pampatulog nila. Parang ano to, self-podcast. Ako yung napili niyong ingay sa pagkakataon na to. At umabot ka sa dulong-dulong parte ng episode ito. Maraming salamat po sa inyo. Alam ko umupo lang ako at umebas ng umebas. Tulad nga ano sabi na isang commenter. Pero feeling ko, karamihan naman na nanonood dito, nandito dahil sa episode. Yung huli ka, huli lamok ko. Maraming salamat mga inaanak. Hanggang sa muli, promise next time, magluluto na tayo. Cut!